sa ating lahat. Malamig na umaga, pero maraming salamat po sa Panginoon sa kalakasan and even sa joy na binigay niya po sa atin para pumunta pa rin po rito sa church. At magandang umaga rin po sa mga naroroon sa kanilang tahanan na sumasama po para sa ating first service ngayong linggo. Bago po tayo magdasal, gusto ko lang po sanang basahin ang nasa Panaghoy. Chapter 5, verse 19. O Panginoon, maghahari kayo magpakailanman. Ang inyong paghahari ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. And tatalo na po ako sa verse 21. Ibalik nyo kami sa inyo at kami ay babalik. Ibalik nyo kami sa dati naming kalagayan. Let us all bow our heads and pray. Panginoon, maraming pong salamat. Tunay nga po, sabi po kanina ng aming pong binasa, maghari po kayo, Panginoon. Lord, kayo lamang po ang tanging Diyos at wala nang iba. Marami pong salamat na Lord, kayo po ang hari at tinawag niyo po kami. Kami po na maraming kahinaan bilang inyong mga anak na upang mapagtagumpay ninyo sa buhay na ito. Lord, yun din po ang aming panalangin ngayong umaga. Na ibalik niyo po kami sa inyo, Lord God. Restore us unto you. Renew, Lord God, our days. Lord, ibalik niyo po, we pray for revival, Lord God. Una po sa amin pong mga sarili. Pangalawa po sa aming simbahan. At Lord, sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Revive us, O God. Lord, dahil kami po ay inyong nilikha. Upang kayo po ay aming papurihan. Upang kayo po ay malugod sa aming mga buhay. Lord, we pray, O God, stir up our hearts. Lord, gisingin niyo po, pukawin niyo po ang aming mga puso, Lord God, na kami bumalik sa iyo, O Diyos, dahil kayo po ay karapat-dapat. Lord, we lift, Lord God, this whole service to you. Nawa, Panginoon, kayo po, Lord God, ay matuwa, Panginoon. Lord, maligayahan, Lord God, sa aming pagpupuri at pagsamba sa nag-iisang Panginoon. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen. Kaya't ang awit ng
Jesus.
Thank you.
Oh,
Panginoon, kami po ay dumudulog. At iyon po ang aming pinapanalangin na manatili, Panginoon, na ang aming mga puso ay nakatuon sa iyo. At ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, ay patuloy na mag-uumapaw sa aming mga puso. Panginoong Yesus, kayo po ang aming kagalakan. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay sigla sa bawat isa sa amin, maging sa aming buhay, Panginoon. Sa paggising namin sa bawat umaga, kayo ang aming kalakasan. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang siyang nagbibigay ng panibagong buhay sa amin araw-araw. Lubos ka naming pinapasalamatan, Panginoon, sa inyong kabutihan. Walang katulad niyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong presensya at patuloy na nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Amin kang sinasamba, pinapapurihan. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya na aming natatanggap mula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka magpakailanman. Hallelujah. Atin niya pong awitin ng awit na ito. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kabahay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri, pagsabay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman. Katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pabulit at sabay, iyaan.
natin ang congregation. Awitin ito, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Yes, Lord, tunay nga po na napakabuti niyo sa aming mga buhay. Sa iyo, papuri, pasasalamat at pagsamba magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat na nandito sa sanctuary at sa mga sumasama po na sa atin sa FB Live. Meron lamang po tayong mga ilang announcements para sa linggo pong ito. At una na po rito, sa August 6, meron po tayo ulit na College District Fellowship. At ngayon po, this will be a movie time. So tinatawagan po lahat ng mga college students. Mangyayari po ito ng August 6 at 1:30 p.m. So I think next week po ito, next Sunday. Lahat po ng senior high and college students, papanoorin niyo po ang movie Remember the Goal. Meron po itong kasamang free snacks. So sana po ay dumating po kayo, sumali po kayo, at maganda po ang message ng movie po na ito. Next po, meron po tayong Youth Arise Retreat. Ako na po ba? Okay na pa. Alright, so tinatawagan po ulit ang lahat po naman ng mga kabataan, ages 12 to 21. Meron po kayong retreat on August 20 to 21. So holiday po kasi ang August 21. So sumama na po kayo. After the service, meron pong lunch at hanggang Monday afternoon po ito. The registration fee, sabi nga po ni Ate Monique, will be 300 pesos lamang po. Napakamura. So sumama na po kayo. The deadline of the registration is on August 6. At meron po tayong registration booth dyan po sa lobby. So tanong na lang po ang ating mga ate at kuya sa Youth Arise kung paano pong makasali. And please po make sure sa mga kabataan na hindi lamang po kayo magde-decide on your own, hayaan nyo po ang inyong mga magulang, napayagan po kayo at magbibigay po kayo ng signed po na
waiver po siguro, tama, waiver po ito para po to make sure na pinayagan po kayo. So the fundraising po is still ongoing. Kung napansin nyo po sa table sa labas, hindi naman po matamis ngayon, empanada naman po. So magmadali na po kayong kunin yan, bumili pala, hindi lang kunin. Bumili po para makatulong sa retreat fundraising. Ayan, para masarap na agahan po yan after the service mamaya. And again, let us be praying for the moving of the Lord po. Sa, yun po ang pinakamahalaga. Ang makatagpo ng ating mga anak, ng mga kabataan sa simbahan na ito, ang Panginoon sa retreat po na iyon. So pag-pray po natin sila. Also, sa lahat po ng mga sumasali po sa atin online, next week po is Communion Sunday. So kung maaari lamang po, maghanda na po kayo ng communion elements po natin for next Sunday. And as usual, meron po tayong prayer night po every Wednesday, 7 p.m. via Zoom or via Facebook Live sa mga ating sa mga nakakapanood po nito. Please join at pagpanalangin po natin ang iba't ibang prayer items po ng ating bansa at ng ating simbahan. And lastly, we have of course the Dawn Watch po na nangyayari tuwing Martes, Webes at Sabado from 5:30 ng umaga hanggang 9 ng umaga. Atin pong sabay-sabay nakatagpuin ang Panginoon on those days. Yun lamang po at atin na pong ihanda ang ating mga puso sa pagbibigay. Natin ang ating mga kamay sa mga tithes and offering po. Panginoon, O Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Lord God. Lord, ang mga tithes and offering po na ito ay simbolo po ng aming pagsunod sa iyo, Lord God, at lubos na pagpapasalamat sa lahat po ng inyong kabutihan sa aming buhay. Lord, napakaliit po nito, Lord God, kung ikukumpara namin, Lord God, sa lahat lang ng inyong ibinigay sa amin. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po, Lord God. Lord, ang mga puso at mga taong nagbigay, Lord God, at may nais na magbigay, Lord. Lord, para po mapalawak po ang inyong gawain, Lord God, sa iba't ibang dako ng bansang ito at ng mundo. Lord, maraming maraming pong salamat. Lord, na kahit po yung aming binibigay ay galing mismo sa inyo, Lord God. Salamat po, Lord. Lord, nawa, Panginoon, kayo po ay natuwa at nalugod, Lord God, sa katapatan, Lord God, at sa pananampalataya, Lord, ng inyong mga anak. We thank you and we bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Alright, so bago po ang lahat, nais po nating bigyan ng mainit na pagtanggap ang ating mga first time po na guests sa ating simbahan. So kung maaari lamang po, na pagka natawag po ang inyong pangalan, kung maaari pong tumayo lamang po kayo saglit para po ma-recognize po namin kayo. Una po sa lahat, si Ginoong Ruben Luzaraga. Yan. Okay. Welcome po sa inyo. Marami pong salamat sa inyong pagdalo. At na, meron din po tayo mula pa sa Pagadian City. Isang buong pamilya po sila. Tinatawagan ko po si Resi Ann Pascual, Jovan Michael Pascual, Pascual, Joanna May Pascual, and Jovi Hope Pascual. Welcome po. Welcome po sa inyo. Nawa po, na-bless po tayo, napagpala po kayo ng Panginoon sa inyong pagdalo. At sana po makita po namin kayong muli sa Pagadian. I'm sure baka uuwi rin po kayo after po ng pagpunta niyo po dito. Maraming pong salamat. And bago po tayo magtungo po sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay mapagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng isa pa pong testimony mula po sa ating kapatid na si Sister Gladys Udi. So last week po yung mga anak, ngayon naman po ay ang mother na po. Thank you. Isang maganda at mapagpalang umaga po, mga brothers and sisters and pastors. Anong nabubuhay po ang asawa ko po? Nagplano po kami, maraming beses po kami nagplano na mag-apply po sa ibang bansa para po doon na po talaga lumagi. At nagplano rin po kami na kung kami tumagal doon, ay makapag-start po ng food court business. Yun po talaga ang plano namin. Pero hindi po nangyari yon dahil pag tuwing nag-a-apply po kaming dalawa, bagabat tuwing bakasyon niya po, sinasabi po sa amin nung agency na kailangan daw po, kasi nag-stop po ako sa pagtatrabaho ay 2008. At sinasabihan po ako ng mga bawat agency na kailangan 2 years... currently working. So, dumating po, fast forward na po tayo, dumating po yung panahon na nawala po yung asawa ko. At wala na rin po sa isip ko na mag-apply pa kung saan-saan. Pero dahil nga po, solo parent, nasabi ko po sa mga anak ko na balik po uli ako. Sabi ko mag-apply po uli ako sa barko para makapagtrabahong muli, para mataguyod ko po yung mga anak ko. Hindi po sila sumang-ayon nung una. Pero nawala po yung asawa ko noong June 2021. Dumating po yung isang, may overseas call po ako na-receive na meron daw po silang CV ko. So, sa makatawid, nagtuloy-tuloy po yung proseso. 2021 po, nag-partial po ako ng placement noong 2022. And then, ang sabi daw po ay salary deduction. Pero, netong taon po ito, sinabi po sa akin ng agency na hindi na po magsa-salary deduction. So, nangailangan po ako ng amount na para ibigay po, para ma-fully paid na po yung placement ko. And then, sabi ko sa Panginoon, tulungan niyo po ako, Lord, kung ano po ba ang plano ninyo. So, humingi rin po ako ng gabay para mapunan ko po yung amount na kakailanganin ko. May mga tao po akong
nilapitan, kinausap kung po pwede po at iiwan ko po ang titulo ng lupa po, pero hindi po nangyari. Pero naka-receive po ako ng mensahe mula sa Panginoon nang sabi niya sa akin, anak, magtiwala ka. Sorry. Magtiwala ka lang sa akin at hindi mo kailangan gamitin ang anuman na kung anong pinangahawakan mo. Magtiwala ka lang sa akin. Binigyan niya po ako ng yung tiwala po na yung pinangahawakan ko po at dumating po yung pagkakataon na yung isa ko pong kliyente dati sa Caritas, kumuha pong muli ng panibagong plano na ang magiging commission ko po ay, ito po pala, kailangan ko po ng 50,000. Ngayon, yung amount na magiging commission ko po ay nasa 50,000 po. Pero hindi po pinahintulutan ng Panginoon na 10,000 or 20 or 40,000 kasi kukunin ko pa rin po ang 10% doon para ibalik po sa kanya. Alam niyo po, binigay niya po sa akin na commission ay talaga nasa 55,000 para maibalik ko man po yung 10% doon. Nasa 50,000 pa rin po yung maibibigay ko po sa agency. Kaya po doon, sabi ko, sobrang buhay ang Panginoon talaga. Magtiwala lang sa Kanya. At saka, ang sabi po kasi ay sa mga plano niya, sa mga inilalahad natin sa Kanya, oo, hindi, o maghintay lamang. So, kung ano man po yung mensahe sa akin ng Panginoon, malinaw na malinaw sa akin na ito po yung plano niya, na bagamat mahirap para sa akin bilang magulang, na maiiwan ko po yung mga anak ko. Pero pinaintulutan po niya. Sabi ko naman po ay, kayo nang bahala, Lord. Hindi na po ako nagpaplano ng kung ano man po ang para sa amin or sa akin. Ang pinagkakatiwalaan ko lang po ay yung plano ng Panginoon. At maraming salamat po sa FML family po at sa inyo po lahat. Hindi ko man po alam kung kailan, pero ito po magbabiometric na rin po. Nung nakaraan po ay tumawag po sa amin yung sa recruitment agency at lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, sa Panginoon, unang-una. At marami, hindi po ako nakapaghanda po ng akin. Pero ito po talaga ang lumalabas sa puso ko po. Ito pong testimony ko na ito. At ang pinangahawakan ko po ng salita, na ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas ko, excuse lang po. Sa landas kong daraan ng liwanag na tumatanglaw. Ito po ay mula sa mga awit, 119, chapter 119, verse 105. Maraming salamat po. Thank you very much, Sister Gladys, sa iyong napakandang patotoo. At talagang ito ay patunay na sinabi ng Panginoon doon sa well-known, popular na scripture, paborito po natin, ang Jeremiah 29:11, na nagbibigay ng assurance
ng ating kinabukasan. No? Anong sabi ng Lord? For I know the plans I have for you, says the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and bright future. So sa ating paglapit sa Panginoon na hindi lang tayo ang binibigyan ng Panginoon ng pag-asa at maging yung ating kinabukasan, but as well as ang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. So hindi po biro, no, ang maging na itaguyod ang mga anak na nag-iisa. Pero ang biyaya ng Panginoon ay sapat. At iyon ang isang parang isang katotohanan, makapangyarihan na patunay na kaya ng Panginoon na itaguyod ang ating pamilya. Sabi nga nilang hirap daw na nag-iisa ka sa buhay. Pero kapag kasama mong Panginoon ay mas talo pa ang kompleto ang pamilya, pero wala namang Diyos. Right? So kahit na wala yung partner natin, ay pag si Kristo ay nasa sa atin, kompleto ang lahat. Amen? Kaya kumapit lang sa Panginoon at huwag bumitaw dahil siya lang ang talagang tanging pag-asa. Amen? Sige, let us pray. Pag-pray po natin si Sister Gladys. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa inyong kabutihan sa buhay ng aming kapatid na ito. Tunay nga na kayo po ang siyang nag-direct ng kanyang buhay upang dalhin siya sa church na ito, upang siya at ang kanyang mga anak ay mapalapit sa iyo, Panginoon. Talagang kayo po, Panginoon, ang siyang nangangalaga sa kanila at sa inyong mga kamay, Panginoon, ay nakahanda ang lahat ng magaganda, mabubuting mga bagay para sa kanila. At dalangin namin, Lord, na gabayan niyo po sila araw-araw, maging sa kanyang pag-apply na ito, Panginoon, Lord, ng trabaho sa ibang bansa. Kayo po, Panginoon, magbukas ng pintuan. At dalangin namin na yung talagang nagmumula sa iyo, Panginoon, ang talagang ipoprovide niyo po. At ilayo niyo po siya, Panginoon, sa hindi tamang direksyon. At ang aming dalangin ay kung ano po ang nasa puso niyo para sa kanya at sa kanyang mga anak, yun po, Panginoon, ang mangyari. Maraming salamat. Pagpapalain niyo po sila at katagpuin ang kanyang mga pangangailangan araw-araw at bigyan ng karunungan at kalakasan ng aming kapatid na ito. At patuloy na gawing mas malapit pa sa inyo, sa iyo, Panginoon, ang kanilang relasyon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless, Sister Gladys. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Talagang parang binabagyo din po kayo. Parang sumasabay sa lamig ng panahon ang inyong pakiramdam, no? Kaya kanina habang umaawit tayo ay parang ano bang tawag nila doon? Huyuhoy. Parang dinuduyan-duyan din, ano? Purihin ang Panginoon at siya ay napakabuti sa ating mga buhay. Kailanman ang Diyos ay hindi nagkukulang at kailanman ang ating Panginoon ay patuloy na umaantabay sa atin. So welcome po sa bawat isa, aming mga kapatid from Pagadian. Ano? Matagal din po ako sa Pagadian, so I know that place somehow. At pagiging sa mga sumusubaybay online, welcome po sa ating service na ito. So ang aking ibabahagi po sa umaging ito ay inline pa rin po ito sa series ng aking binabahagi na Nagbubungang Pananampalataya. So bilang mga mananampalataya, ina-expect po ng Panginoon na tayo po ay magbubunga, no? Ang ating relasyon sa Kanya at ang ating pananampalataya. At ito, ang isa po nito ay maging ilaw ng sanlibutan. So nung previous Sunday, ano mga nakaraang linggo na ako ay tagapagsalita sa Tagalog po natin service, ay binahagi ko naman ang asin, no? So sabi ng Panginoon, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. So asin, mahalaga po yon. Talagang kahit mahal ang Himalayan salt, ay talagang binibili natin kasi nagpapasarap sa pagkain, no? At ngayon naman ay tayo ay ilaw. Ilaw ng sanlibutan. So paki tingin sa iyong katabi at sabihin mo,
tayo ang ilaw. Ayan. At tingnan mo rin siya kung nagniningning ba. Nagniningning ba siya sa umagang ito o talagang makulimlim? Parang medyo ano, tapikin mo, kapatid, parang makulimlim ka. So, ayun, tayo ang ilaw. So sabi dito sa Matthew, ano, Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Sabi dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Manalangin pa tayo. Panginoon, dumudulog po kami, O Diyos, sa aming pakikinig ng inyong salita, sa aming pagtanggap ng inyong mabuting balita. Inihiling ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, na kasihan po kaming lahat. Lord, ang mga tagapakinig ng iyong salita ay kasihan sila upang, Lord, maunawaan nila at matanggap ang salita niyo, Panginoon, ng taos sa puso. At gayon din, Panginoon, ang inyong lingkod, ako po'y umaasa lamang sa inyo at hinihiling ko ang inyong kapangyarihan sa pagbabahagi ng inyong salita. Lord, wala pa akong ibang kaming hinahangad, kundi kayo ay mapapurihan, kayo ay madakila, at kayo po ay makatagpo ng lahat ng nakikinig ng salitang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, unang sinabi niya dito, binigyan ng Panginoon ng diin, sabi ng Panginoong Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. At sabi doon sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 12, sabi niyo doon, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. So sinabi ng Panginoon na kayo ang ilaw, pero ang pinaka root na katotohanan nito is that ang ilaw na ito ay nagmumula lamang sa kanya, dahil ang Panginoong Jesus pa rin ang talagang original na ilaw. So nililinaw ko po, no, it's a very straightforward na statement. Kailanman ang tao kapag hiwalay sa Panginoong Hesukristo ay walang ilaw. Maraming mga tao, ilan sa kanila ay maraming mga nagagawang mga mabubuti, no, somehow. Pero hindi si Kristo ang nakasentro nito. Maraming sinasabi natin, tinatawag nating mga pilantropo. Mga pilantropo, sila po yung mga mayayaman. At ginagamit nila ang kayamanan nila, no, sa pagbibigay, sa mga foundation, lahat ng iyon. Now, purihin ang Panginoon kapag ang motivasyon o ang inspirasyon or motivation ng taong ito ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya niya ginagawa yon. So, ibig sabihin, si Kristo ang dahilan. Pero pag hindi si Kristo ang dahilan, ay hindi po ilaw yon. Wala pong ilaw kailanman sa sanlibutang ito, kahit pa sa mga mabubuting seemingly, mga mabubuting mga gawa na ginagawa ng tao. Dahil anumang mga mabubuting mga bagay na hindi si Kristo ang sentro, ang tao ang sentro. So kapag tao ang sentro, ibig sabihin, hindi yon ilaw, no? Still self-centered pa rin ang motibasyon nito. Dahil kailanman sa mundong ito, hindi mo makikita ang ilaw sa sanlibutan na ito, kundi si Kristo lamang ang source ng ilaw na ito. Dahil ang lahat na nasa sanlibutan ay pawang mga kadiliman. At kapag ang mga tao, ang tao ay wala kay Kristo, siya ay nasa kadiliman. So, sabi dito,
Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. So nagkakaroon tayo ng ilaw dahil si Kristo ay nasa sa atin. Kaya nga, mariin nating sinasabi, mariin nating itinuturo ito na, for example, punta po tayo sa usaping kaligtasan, salvation. Naging malaking debate po ito, no? Naging malaking talakayan, debate ng mga mangangaral, ng mga pastor, na sabi ng iba, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Pero sabi naman ng iba, ang kaligtasan ay nawawala. So alin nga po ba ang tama dito? So ganito po yon. Ang kaligtasan o ang ilaw ay walang iba kundi si Kristo lang yon. Pag inalis mo si Kristo sa tao, wala na pong kaligtasan. So in other words, pwedeng mawala ang kaligtasan kapag inalis mo si Kristo sa puso mo or talikuran mo ang Panginoon sa buhay mo. Kahit sabihin pa natin ng isang Kristiyano o ang isang Kristiyano ay sabihin niya na siya ay isang Kristiyano at inalay niya ang kanyang buhay sa Panginoon, subalit sa isang yugto ay tumalikod siya at pinili niya na huwag sundin ang Panginoon sa buhay niya, right there and then, delikado ka kapatid, dahil kapag tumalikod ka sa Panginoon, the moment na tumalikod ka, right there and then, ang kaligtasan ay wala sa iyo. Ako, ganun lang kadiretso. Bakit? Kasi ang kaligtasan ay hindi mo pwedeng ihiwalay kay Kristo. Si Kristo ang kaligtasan at ang kaligtasan si Kristo. So sa oras na ito, kahit pastor ako, straightforward. Huh? Kahit pastor ako, pero ngayon din, habang nagsasalita ako, ay sasabihin ko ngayon na tumatalikod ako kay Kristo at kailanman hindi ko na siya susundin. Ngayon din sa oras na ito, ang kaligtasan ay nawawala sa akin. Maliban na lang na magsisi ako at humingi ng tawad sa aking kasalanan at sasabihin ko, Panginoon, patawarin mo ako. Ako'y nanunumbalik sa iyo. Then, andun ang kaligtasan. As straight as that, as simple as that, ang ilaw ay ganun din. Ang ilaw ay ganun din. Si Kristo ang ilaw. At kaya tayo tinawag na ilaw dahil si Kristo ay nasa sa atin. Amen? So ngayon, sabi nito, ang statement na ito, ang katotohanan ito ay isang pagpapahalaga at responsibilidad para sa mga mananampalataya ni Kristo. Isa pong karangalan at isang pagpapahalaga na sabihin ng Panginoong Jesus na kayo ang ilaw. Na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Noong kapanahonan na yon, ang statement ni Kristo ay talagang nagpataas ng kilay ng mga pariseo. Dahil noong unang panahon, noong kapanahonan nila, ang tinuturing lang po, mayroon lang silang mga tinatangi at tinuturing o pinapangaralan, na ilaw ng hindi lang ng sanlibutan but light of the universe na sinasabi nila ay ilan doon ay mga rabbi. Okay? Mga rabbi. So, mayroon silang binanggit ano, hindi ko na ilagay sa aking notes. Mayroong dalawang rabbi sa kapanahunan nila na talagang kinoconsider nila ito na ilaw. No? Dahil sila ay rabbi. Ibig sabihin sila yung mga guro. Sila yung scholar na nagtuturo ng batas ng Panginoon. At iyon lang ang mga kinikilala ng mga pariseyong ito ng mga kapanahunan na yon. Kaya tumaas ang kanilang kilay at talagang nagtanong sila ng malaking katanungan dahil nung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo na kayo ang ilaw. At knowing na ang mga disipulo ni Kristo ay mga ultimong mangingisda at ang iba doon ay mga tax collectors pa. Right? Tapos sabihin ng Panginoong Jesus na kayo ang ilaw. Kaya tumaas kilay nila doon. Naging controversial yon. Pero sinabi dito na sinabi ng Panginoon mula sa kanyang bibig na ikaw ang ilaw. Na ibig sabihin, isang karangalan po ng isang taong marumi, ang isang taong hindi maganda ang
ang pagtingin ng society, ng lipunan, ay kapag kanyang binigay ang kanyang buhay sa ating Panginoon, ay binabago siya ng Panginoon at tinuturing siyang anak ng Panginoon at nilagyan ng titulong ilaw ng sanlibutan. So iba, ibig sabihin, dito natin makikita na kung base sa ating background, hindi tayo pwedeng maging ilaw. Kung titingnan niyo ang aking testimonya nung wala ako sa Panginoon, sasabihin mo, ako'y kadiliman. Kampon ng kadiliman. Bakit? Sumisira ako ng buhay. Masahol po ang aking buhay. So, alam ko na bawat isa sa atin ay magsasabi tayo na yung ating mga nakaraan, tayo yung mga nasa kadiliman. Kaya isang karangalan na sasabihin ng Panginoon sa atin ngayon, ganyan man ang iyong background, pero sinasabi ko sa iyo, dahil ikaw ay aking anak at ikaw ay aking tagasunod, ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang naggarantiya nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At kung ang Panginoong Jesus ang nagbigay ng statement na ito, walang pwedeng kumontra. Amen? So, pakitingin ang iyong katabi, wala ka nang magawa dahil siya ay tinawag ng Panginoon na ilaw siya. Bakit? Di ba, tumaas kilay niyo? Para ding mga pareseyo ng kapanahonan na yan. No? Tumaas kilay nila. Oh, pastor. Sabi na, sana all. Sana all. Isang pagpapahalaga, subalit at the same time, pag sinabing ilaw, nakakatakot din po, tama. Dahil ito'y isang responsibilidad. Kaya nakakatakot eh. No? Wala ka nang magawa. Tinawag kang ilaw eh. Andon. Bakit ka natatakot? Kasi nga, may responsibilidad. Kaya maraming mga Kristiyanong nagtatago at ahayaw magpahayag na sila'y Kristiyano. Bakit? Anong isang malaking dahilan? Dahil may kaakibat na responsibilidad ang daladala nating pangalan na ilaw ng sanlibutan. Subalit, yun po ang katotohanan. So in other words, ito po yung mga major factors na bakit po tayo naging ilaw ng sanlibutan. Number one, tayo ay nasa Panginoon. Tayo ay nasa Panginoon, si Kristo ay nasa sa atin, ikaw ay nasa kay Kristo. So, tayo ay nasa Panginoon. And then, pangalawang reason na bakit tayo ay ilaw, ang salita niya ay nasa atin. Nasaan na yung slide natin? Nawala na ang ilaw. Ayun, ayun ang ilaw. Tayo ay nasa Panginoon, ang salita niya ay nasa atin, and then pangatlo, tayo ay kanyang mga alagad. Ayun. So pag hindi natin ginampanan yan, para tayong slide kanina na hindi agad umiilaw. Tayo ay nasa Panginoon, tandaan po natin yan, ang salita niya ay nasa atin. At sabi dito, and then tayo ay kanyang mga alagad. So sa number one na reason, tayo ay nasa Panginoon, yun po yung verse natin kanina sa John 8:12, yamang tayo'y tagasunod ni Kristo, kaya tayo ay naging ilaw ng Panginoon. And then, ang salita niya ay nasa atin. Sabi doon sa Awit 119 verse 105, sabi niya, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan. Liwanag na tumatanglaw. So, si Kristo na nasa atin, siya din ang ilaw ng sanlibutan. At dahil siya ang ilaw, siya din ang tinatawag natin. Dahil siya ang salita. In John chapter 1 verse 1, ang Panginoong Jesus, siya ang salita. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ay ang Panginoong, ang ating Panginoong Jesus. And in verse 14, ang salitang ito ay nagkatawang tao. So in other words, ang Panginoong Jesus, siya ang salita. At sabi dito, ang salita ay siyang tanglaw na ating patnubay at tanglaw sa ating landas, no? At yung word na ito ang siyang nagbibigay ng liwanag
sa atin. And then, sabi dito, tayo ay kanyang mga alagad. Kaya tayo ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, kaya nga kami mga sugo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Sa English translation, yung sinabing kami mga sugo ni Kristo, sila'y mga ambassador ng Panginoon. Okay? Representative ng Panginoon. So tayo po ang ilaw ng sanlibutan dahil ang Panginoon ay nasa atin at ang salita ng Diyos ay hawak-hawak natin at ito po ang nagbibigay ng gabay o patnubay at tanglaw sa ating daraanan at maging sa daraanan ng mga tao na ating mabahagian ng salita ng Diyos. At tayo ay ilaw dahil tayo ang ambassadors, mga ambassadors ng Panginoon. Tayo yung nag-i-introduce ng ilaw na ito sa mga tao. At sabi dito, sa balikan po natin doon sa Matthew chapter 5, after niyang sinabi na kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang kasunod po noon ay ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Yun po yung nature ng ilaw na ito. So, tayo po ay ilaw na hindi pwedeng itago. Okay? Hindi pwedeng itago. Yun po yung nature ng ilaw natin. Hindi ka pwedeng itago. Ang iyong pagiging Kristiyano ay hindi pwedeng itago. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka pang iskaparate. Or sabihin mo, hindi ka pang kabinet. Okay? Or sabihin mo na lang, huwag kang magtago sa baol. Mas ano-ano. Walang Kristiyanong nakatago sa baol. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Kagaya ng larawang ito. Yan ang ating kahalintulad. Madilim ang paligid. Madilim ang sanlibutan. Puno ng kasamaan. At ang tanging pag-asa na mga nagniningning sa madilim na sanlibutan na ito ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. Ang mga mananampalataya kay Kristo. Mananampalataya ni Kristo. Ikaw ang tanging pag-asa ng sanlibutang ito. Tayo ang pag-asa ng sanlibutang ito. Sabi daw ni Jose Rizal, the youth, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang mga kabataang mga Kristiyano ang pag-asa ng bayan. To be precise, to be specific. Kasi pag wala kay Kristo, ang mga kabataan andon. Nagwewelga. Right? Nagiging gulo ng bayan. Kaya kailangan mag-rise up ang mga kabataan natin sa lahat ng mga universidad. Kailangan mag-ingay. Right? Kailangan maging matapang na isulong ang katotohanan ng Panginoon. Sabi dito, sa John chapter 1 verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ang nature, kaya niya sinabi na ang ilaw na nasa burol ay hindi kailanman may tatago dahil kailanman, no, sa batas ng siyensya or physics ba or whatever, no, laging natatalo ng liwanag ang kadiliman. Kahit gaano kalawak ang kadiliman, pag may ilaw, ang ilaw pa rin ang siyang makikita at ang ilaw pa rin ang siyang magpipierce through ng darkness na yan. Alam niyo ba, pag tiningnan niyo ang stars sa kalangitan, at dito natin makikita, ito'y nagpapatunay na talo ng ilaw ang kadiliman. Dahil alam natin na napakaliit niyan,
Pero alam nyo ba na actually nakikita natin ay mga galaxies? Ano ba yung galaxy? Ang galaxy ay composed po ng solar system po yan, no? Ayun, sabihin natin, sa galaxy, mayroong isang solar system doon. Ang solar system, mayroong sun, mayroong Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Salamat, grade 3 ako, na-memorize ko yun. Yun lang talaga na perfect ko nung science namin. Yung ganon, no? So, nakalimutan nyo na yun. No? Nakalimutan nyo na yung Pluto. Yun. Sabi nga nilang, Pluto daw ay hindi na raw, kinoconsider. Pero ewan ko. Yun. Pero basta na-perfect ko yun. Ayun. So, alam nyo ba na yung solar system na yan, isang tuldok lang yan sa doon tinatawag natin galaxy. Yung galaxy, yun yung Milky Way. Nakita natin, akala natin parang pumuputi lang, pero millions and millions of galaxy pa. Isipin mo yon ng solar system natin, isa lang yan doon sa galaxy. And then, yung galaxy, million na mga galaxies yon. So, pag nakita natin, akala natin isang bituin lang yan, actually hindi. Million-milyong mga bituin yan doon. Doon sa kalangitan. So, ganun siya, ibig sabihin, ganun kalayo ang mga bituin na yan. Pero bakit natin nakikita? Kasi kailanman ang liwanag ay hindi pwedeng takpan ng kadiliman ng kalawakan. So, tayo mga mananampalataya, kahit gaano kadilim ang paligid, ikaw ay magliliwanag at magliliwanag. Dahil dinesenyo ka ng Panginoon na lagi kang, na talagang ikaw ay mag-o-overcome. Ikaw ay mangunguna. Kaya nga, dapat walang Kristiyanong nasa loob ng baul. Dahil dinesenyo ka ng Panginoon para lumiwanag. Iyan ang pagkatawag natin. Amen? Hallelujah. So kaya kailangan dapat makarating tayo doon sa layunin at pagkatawag ng Diyos sa atin. At ang nakakatuwa dito sa tinatawag nating nature ng ilaw na ito ay pansinin ninyo, kailan ba kayo nakakakita ng napakaraming mga bituin? Kapag? Siyempre gabi. Gabi at lalo na kapag brown out. At pag lalong mas madilim ang gabi, kaya nga 'di ba sa probinsya, walang gaanong ilaw, right? Kasi mahal ang kuryente, walang gaanong ilaw, kaya makita mo maraming bituin. Pumunta ka sa dalampasigan dahil walang gaanong ilaw doon, walang maraming madilim ang paligid doon, kitang-kita mo ang ilaw. So in other words, nature po yun natin, na habang padilim ng padilim ang paligid, tayo naman ay naglulumiwanag lalo. Amen? Ulitin ko po, hindi talo ng kadiliman ang liwanag. Bagkos, habang dumidilim ang paligid, mas lalong nagniningning ang mga Kristiyano. Amen. Hallelujah. So, sabi doon, alam niyo ba na doon sa aklat ng Daniel, tayo ay hinalintulad sa mga bituin na ito. Daniel chapter 12 verse 3, ang marurunong na pinuno, or those who are wise, ang marurunong na pinuno ay magniningning na gaya ng liwanag sa langit. At ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Now, nilagyan or in-emphasize dito sa Book of Daniel, no, na itong mga bituin na ito, na tayo ay mga bituin. At sabi niya, bakit tinawag silang mga bituin? Kasi sila ang gumagabay. Sabi doon, sabi niya, ano ang purpose ng mga bituin na ito? Umaakay sa marami sa pagiging matuwid. Ulitin ko, ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Yung isang role natin bilang mga bituin ay tayo ay umaakay
sa mga tao na nasa kadiliman, inaakay natin sila patungo sa kaharian ng Diyos. At inaakay natin sila patungo sa katuwiran ng Panginoon, sa katotohanan ng Diyos. Yun po ang role ng mga bituin na ito. Alam niyo po ba, na bago pa nalikha ang kompas, yung kompas, di ba? Yung kompas na ginagamit ng mga sailors, well, hindi pa po na-imbento ang kompas, libo-libong mga taon na ang mga nakaraan, ang tao ay nakakarating na sa iba't ibang dako. Kaya magtataka ka na, bakit may nakarating sa New Zealand to the ends of the earth? Bakit may nakarating doon, no? Sa iba-ibang mga pulo na ito? Right? Hindi lang buaya ang nakarating doon, kundi mga tao. Bakit nakarating ang mga tao sa iba't ibang dako? Ang bituin ang kanilang gabay. Ang bituin po ang kanilang kompas para hindi sila mawawala, kasi pag nasa laot ka, nakaranas na ba kayo nung nasa laot kayo? No? Nawala na kayong makitang mga lupa at hindi mo na alam kung saan ang patutunguhan mo, basta tumatakbo lang yung barko. Yan. Okay. Yung star ang siyang kanilang gabay. Yung star ang kanilang guide nila na doon ang kanilang patutunguhan. No? So, ibig sabihin, ito po ang ating role. Tayo ang mga bituin na siyang gumagabay sa mga tao na hindi alam ang kanilang direksyon. Alam niyo po ba, pag wala ka sa Panginoon, para kang nasa gitna ng dagat na hindi mo alam kung kailan ka dadamputin ng liligtas sa iyo. Maraming mga kwento ng mga nahulog, no, sa tanker, mga nagtatrabaho sa barko, aksidenteng nahulog. And then doon sila palutang-lutang ng ilang linggo doon sa laot. Hindi nila alam kung saan sila, ang kahinatnan nila. Tayo ay parang ganon. Ang buhay ng mga tao na wala kay Kristo ay parang nasa laot na hindi alam kung saan ang patutunguhan. Parang barko na walang kumpas. Parang barko na hindi alam kung saan patungo. Subalit, ang bituin, ang siyang tanging gabay. At makita po natin yung larawan na ito. Itim. Wala kang nakikita. Nasaan na ang mga bituin? Hindi po yung ilaw dito sa simbahan. Let there be light. Wala pa rin light. And there was light. Okay. Sana yung ilaw natin. Yan. Yan yung ilaw. Yan ang mga bituin na gumagabay doon sa mga lumalakbay. Ang mga tao sa sanlibutang ito ay mga manlalakbay. Hindi alam kung saan patungo. Subalit, salamat sa ating Panginoong Jesus na tayo binigyan ng liwanag, at tayo din naman ay naging liwanag, at tayo ang gagabay, tutulong sa mga tao patungo sa kaharian ng Diyos. At sinabi doon, wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. So yun po yung next point. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw, ano? At pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Ang ibig sabihin po nito, hindi na po tayo pwedeng bumalik sa kadiliman. Well, hindi ka nakakita ng ilaw na pagkatapos mong sindihan ay takpan mo. Walang ganon. So, ibig sabihin, yamang tayo yung mga ilaw, huwag na po tayong bumalik sa kadiliman. Hindi pwedeng paghaluin, no? Hindi pwedeng maghalo. Kailanman ay hindi pwedeng maghalo. Ang light at saka darkness, nagseseparate talaga ang dalawang yon. So, ang ibig sabihin po nito, sa 1 John chapter 1, verses 5 to 7, unang Juan, 1,
5 hanggang 7. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ay isang tao, ang isang Kristiyano na sinasabi niya na siya ay tagasunod ni Kristo, subalit namumuhay sa kadiliman, ang tawag sa kanya sa sinabi ng salita, base sa sinabi natin, sinungaling. Sabihin na po natin, sinungaling. Parang mahina, liar. Ayun, mas malakas yung liar. Maki-English talaga kayo. At sa, base sa salita ng Panginoon at makikita natin later, alam natin kung saan kahantungan ng mga liar. Kasi ayaw nyo talaga ng sinungaling, maki-English talaga kayo eh. No? So, later makita natin kung saan hahantong ang mga liar. Ang mga Kristiyano na hindi namumuhay sa liwanag, bagkos namumuhay sa kadiliman, sila'y mga liar. Sila'y mga sinungaling. At ang mga sinungaling ay may kahantungan. So hindi natin pwedeng sabihin tayo'y Kristiyano, kasi kahit tayo'y Kristiyano, kung namumuhay tayo sa kadiliman, ikina-i-enjoyan natin ang mamuhay sa kadiliman, may kahantungan po tayo. May kalalagyan po tayo. So hindi po assurance ang titulo, sabihin ko, titulo, hindi po assurance ang titulo na Kristiyano, ikaw ay mapunta na doon sa kalangitan. Kahit yung title natin ay Kristiyano, kung tayo'y namumuhay sa kadiliman, tayo'y nasa kasinungalingan. At may kahantungan po tayo. Sabi dito sa next na verse natin, huwag na kayong makipag-isa. And this is 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Kaya nga dito pumapasok yung verse na ito eh. Sabi niya, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katuwiran at kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaaring bang magkasundo si Kristo at si Belial o si Satanas? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sa kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito pumapasok yung konteksto nung sinasabi natin kanina na hindi pwedeng paghaluin ang liwanag at ang kadiliman. Na ibig sabihin, sabi niya dito, huwag kang makipamatok. Huwag kang makipag-isa. Huwag kang makipag-isa. Huwag kang makipag-isang dibdib sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, ito yung mga tao na walang puso para sa Diyos. Walang lugar si Kristo sa puso niya. Ikaw mananampalataya. Ikaw sumasamba kay Kristo. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. Mahal mo si Kristo. Pero ang taong ito ay hindi niya mahal si Kristo. Ikaw lang ang mahal niya.
Sabi niya dito, iba ang mahal niya. Aside sa iyo, yung kanyang bisyo, yung Diyos ng sanlibutan na ito. Ayaw niya talaga. Mayayain mo nga magsimba, ayaw. Pero yayain mo mag-date, oo, kakaripas pa ng takbo. Talagang, kailan? Magkano? Saan mo gusto? Sige, name your price. Kahit saan, kahit gaano ka mahal ang ticket, bibilhin niya. Flight, aeroplano, first class. Pag ikaw, pero pag si Kristo, ayaw. Sabi niya doon, huwag kang makipagrelasyon sa taong ito. Bakit? Kasi pag ikaw ay nakipag-isang dibdib sa taong ito, kayo ay magiging isa. And the two shall become one flesh. Sabi niya doon, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Huwag kang makipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya. Right? As simple as that. Right? Sabi niya, gawin ko namang Kristiyano. Kung talagang willing niya na maging Kristiyano, dapat matagal na yan na sumunod sa'yo. Dapat matagal na yan nung siniran mo pa lang, nung nanliligaw pa lang siya. Siniran mo na yun eh. Kaya lang, sabi niya lagi, huwag na nating pag-usapan yan, basta mahal kita. Pwede ba ibang topic, change topic tayo, basta pinapangako ko sa'yo. Susungkitin ko yung bituin, ipakwentas ko sa'yo. Lahat gagawin ko. Huwag lang nating pag-usapan yung patungkol sa faith mo. Ano yun? Doon pa lang talagang, ekes na. Wala na, bagsak na. Kasi ang truth is that, kung mahal ka niya, dapat mahal niya yung pinakamamahal mo. Kung mahal ka niya, dapat mahal niya yung mas mahal mo. Sumagot naman kayo, oh. Ngayon, wala eh, hindi niya mahal ang mahal mo. Hindi niya sinasamba ang sinasamba mo. Hindi niya kinatatakutan ang kinatatakutan mo. So, huwag kang makipamatok. Hindi pwedeng magsama ang liwanag at ang kadiliman. Sabi ng 2 Corinthians, Isaiah 5:20, kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at ang minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilim ay ituturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabay matamis. Ang lasang matamis, ang sabay mapait. Ano ba talaga, ate? Ano ba talaga, kuya? Ito ang kalintulad ng isang tao na pinagsama ang kadiliman at ang liwanag. Ang tawag natin dito, compromising. Ang isang definition, sinungaling. So, ang isang taong nagko-compromise, isang mananampalataya na nagko-compromise, namumuhay sa kadiliman, sinungaling. Ginagawang tama ang mali, at ang mali ay ginagawang tama. At ang mapait ay ginawang matamis, at ang matamis ay ginagawang mapait. And then lastly, sabi niya doon, sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan, ito yung ilaw, upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sabi niya doon sa Isaiah, okay? Isaiah chapter 60 verses 1 to 3, sabi niya, Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag.
ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Sa mga huling mga araw na ito, mga kapatid, hindi pa sa susunod, ngayon na, sa kapanahunan natin, tayo ay mga nasa huling mga araw. Sabi niya, ang kadiliman ay mas lalong iigting. Mas lalong iigting ang kadiliman. Subalit habang, sinabi ko nga kanina, habang padilim ng padilim, ang mga dibituin ay mas lalong magniningning. At sabi niya dito, mag-arise ka, arise, shine. Lumabas ka sa iyong pagtatago. Lumabas ka sa iyong lungga. Lumabas ka sa iyong sisidlan. Lumabas ka, maglumiwanag ka. Panahon na para ikaw ay maglumiwanag. Panahon na para ikaw ay magingay. Panahon na para ikaw ay magniningning. Dahil sa kadiliman na ito sa huling mga araw, ikaw ang tanging pag-asa. Ikaw ang inaantay ng mga tao na nasa kadiliman na hindi alam kung saan patungo. Magsalita ka. Huwag mong itikom ang iyong bibig. Huwag mong lagyan ng mask. Hindi mo nagmamask. Magsalita ka. Huwag kang mag-atubili. Huwag kang ma-intimidate. Panahon na ngayon ng mga Kristiyano ay magsalita. Arise, shine. Kapag ginawa natin ito, sabi niya, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nasa sa atin. Maglumiwanag ka dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay babalot sa iyo. At ang kaluwalhatian na ito ang siyang magdadala ng mga bansa, ng mga tao, maging ng mga hari, pupunta doon sa ningning ng iyong pagsikat. Amen. It's now time to shine. Amen. Maglumiwanag ka. Panahon na ngayon na dapat ang kaningningan mo ay mapansin. Kasi hindi ka napapansin. Hindi naman tayo papansin. Pero panahon na ngayon para tayo ay mapansin. Panahon na ngayon para ikaw ay mapansin. Pero mapapansin ka lang kapag ikaw ay magniningning. Panahon na maglumiwanag ka. Bakit? Kasi ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumadako sa iyo. Ay sumasayo. Amen? Kagaya ka ng larawan na ito, isang bagyo. Ang kapanahunan natin ay matindi ang bagyo. Kaya nga, nasa bagyo tayo ngayon. Tingnan mo, malalakas ang alon. Kapag ikaw ay naglalayag at ganyan ang iyong sitwasyon, talagang hindi mo alam kung anong panalangin na ang gagawin mo. Pero ang liwanag na yan, from that lighthouse, ang siyang nagsisilbing pag-asa ng mga kapitan ng barko, na mga manlalayag. Ang ilaw na yan. Kaya nga mayroong mga lighthouse. Tayo ang lighthouse. Ikaw ang lighthouse sa madilim na kapanahunan natin. Mga kapatid, ikaw po ang pag-asa, yung salita ng Diyos, ang katotohanan na nasa sayo, ang pag-asa ng mga tao sa sanlibutan ito. Kaya kailangan magsalita ka. Kailangan humayo. Upang sa gayon ay maglumiwanag ang kaluwalhatian ng Diyos kagaya nitong larawan na ito. Maraming mga tao ang nag-aantay ang salita ng Diyos na nasa sayo, ang siyang magbibigay ng liwanag. At kapag ginawa natin ito, mababalot ng kaluwalhatian ang ating kapaligiran. Kaya, humayo at ipangaral ang mabuting balita. Matthew 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko
ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Humayo at ipangaral ang mabuting balita, anuman ang platform, anuman ang talent mo. Kung ikaw ay mangangawit, mang-aawit, ikaw ay singer, gumawa ka ng mga awitin. Anuman ang talento na meron tayo, anumang field na meron ka, ipangaral, i-insert ang salita ng Panginoon, anuman ang iyong trabaho, sa opisina, make a way na masingitan mo lagi ng words of life. Ang conversation, hindi lahat yung mga usapin na mga, alam niyo naman yung mga usapin sa opisina, no? Hindi magaganda. Sa workplace, ang mga biruan, hindi magaganda. It's now time for you to arise. Kung sila nga ay talagang lakas loob na magbitaw ng mga green jokes, lakas loob na magsalita, sometimes mga swearing, eh kung sila ay talagang nag-iingay, eh mas lalong ikaw ay mag-ingay at mas lalong ikaw ang mag-direct ng conversation. Bakit? Kasi mas may katuturan, may laman, may katotohanan, may buhay ang iyong salita. Kaya dapat ikaw ang mas maingay, hindi yung mga maiingay na mga ampaw. Ano yun? Na walang laman. Alam nyo yung mga walang laman? Mahirig magbiro, pero yung mga biro ay hindi magaganda. Ampaw. Walang laman. Dapat ikaw ang mag-ingay. Ikaw ang dapat magsalita. Ikaw dapat ang mangunguna doon sa pag-uusap. Bakit? Kasi ang iyong mga sinasabi, ang iyong sasabihin ay katotohanan at nagbibigay ng buhay at siyang tanging pag-asa ng madilim na sanlibutan. At huwag mong ikahiya ito. Huwag ikahiya ang pangangaral ng kanyang salita. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Isang puntos lang. Eh bakit yung mga taong ito, yung mga sinasabi nila, mga walang katuturan, mga green jokes, mga malalaswa, hindi nga nahihiya. Sabi din doon, kung sila ay hindi nahihiya doon sa mga salita nila na nakakahiya, eh mas lalong ikaw ay huwag mahiya dahil ang iyong salita ay katotohanan at kapangyarihan na magdadala ng mga tao sa kaligtasan at sa kaharian ng Diyos. Amen! Hallelujah! Huwag kang mahiya! Kung mambubuli sila, say, hayaan mo! Dahil sabi ng Panginoon sa Marcos, in Mark, Chapter 8, verse 38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ang mga Kristiyanong nahihiyang magsalita ng katotohanan ng Diyos, ikahihiya sila ng Diyos. Kaya huwag nating sabihin na Kristiyano tayo tapos tatahimik-tahimik ka lang. Tapos yung isa, talagang walang pakundangan na nagbibida na at malalaswa at hindi magaganda ang kanyang sinasabi tapos ikaw nahihiya pa. Anong sabi ng Panginoon? Pag deliberately ikinahihiya mo ako at huwag kang magsalita, sabi ng Panginoon, pagdating ko, ikakahiya rin kita. Kaya huwag nating sabihin na tayo Kristiyano, tatahimik ka lang. Hindi. Kasama sa ine-expect ng Panginoon sa atin na tayo'y magsalita. Amen! Amen!
maging matapang. Awit 22:22, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Mga kababayan ko! Panahon ng makinig kayo. Si Kristo ang pag-asa nyo. Huwag kayong paluloko. Maitim man at maputi. Kulan may kayo manggi. Bata man at matanda. Hallelujah. Kailangan mo si Kristo. Yo. At maging halimbawa. Maging halimbawa. Sa pagiging halimbawa natin, tayo ay umiilaw. 2 Corinthians 11:1 and 2. Tularan ninyo ako. Aba, napaka-challenging ng sinabi ni Apostle Paul. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ipinagmamalaki ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga itinuturo ko sa inyo. Ha, ito yung liwanag. Ibig sabihin ng isang tao na nagsasabi, tularan ninyo ako dahil tinutularan ko si Kristo. Ibig sabihin noon, talagang confident siya na siya'y naglulumiwanag. Pero yung isang tao man na magsasabi, follow what I say, but don't follow what I do. Tapos sabihin niya, ang justification, huwag po kayong tumingin sa akin, tao lang po. Magmula sa araw na ito, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang banggitin yon. Amen. Dahil ang mga Kristiyano ay talagang matapang na magsabi na tularan niyo ako dahil tinutularan ko si Kristo. Gawin niya po natin. Makakapanindig balahibo ito pero at nakakatakot pero sabihin mo nga sa katabi mo, tularan mo ako. Yeah. Hindi, totoo. Hindi, totoo. It's a very straightforward statement. Totoo po yun. Now, naramdaman natin, mabigat ano? Yung sinabi ni Jesus na ikaw ay ilaw, kayo ang ilaw ng sinlibutan, may kaakibat na responsibilidad. At ang responsibilidad na ito ay dapat ikaw ay ilaw. At dapat normal ang bagay na ito. Normal. Ito ang standard. Ito ang katotohanan. Ito ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano na tagasunod ni Kristo ay nagsasabi siya at makapagsabi siya sa kanyang katabi, tularan mo ako. Sabihin mo ulit. Sabihin mo ulit. Bakit hindi mo masabi? Sa mga nanonood, sa inyong mga bahay dyan, sabihin nyo sa mga kasambahay nyo, tularan mo ako. Sabihin nyo sa mga kaopisina ninyo, tularan nyo ako. Sabihin mo sa kapatid mo, tularan mo ako. Ate, kuya, tularan mo ako. Bunso, tularan mo ako. Sabihin mo sa asawa mo, mami, tularan mo ako. Daddy, tularan mo ako. Hallelujah.
Hallelujah. Makakarinig ba ako ng amen? And maging puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Efeso 5:18-20. Huwag kayong maglalasing. Ito naman mga lasinggero talaga. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi iyan sa mga magugulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu, di kaya malasing sa Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpapasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat nalalasing sa ibang mga bagay, kundi sila ay nalalasing sa banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo'y maglulumiwanag. At ito yung hahanapin ni Kristo sa kanyang muling pagdating. Huwag po tayong masama doon sa limang berhen na mga mangmang na hindi nag-uumapoy at hindi ni-maintain ang apoy ng banal na Espiritu sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Bakit? Busy sila sa maraming mga bagay. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na yun. Basta busy sila na dinisregard nila ang apoy ng banal na Espiritu sa kanila. Nung dumating ang Panginoon, nadatna ng Panginoon, walang langis, walang apoy, hindi naglulumiwanag. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sarhan ang mga yan. At doon, nararapat sila sa kadiliman na nagngangalit ang mga ngipin. Dahil ang ganyang klaseng mga sinasabing mga Kristiyano ay hindi nararapat sa kaliwanagan, sa kaharian ng Diyos. Dahil ang banal na lungsod ay lungsod ng liwanag. Ang banal na lungsod ay lungsod ng liwanag. At ito, lastly, panghuling verse. Revelation or Pahayag 21:23-27, gagaya ng larawan na ito. Ang banal na lungsod ay lungsod ng liwanag. At ito'y lugar ng mga Kristiyanong naglulumiwanag. Mga Kristiyanong buhay. Mga Kristiyanong hindi sa kadiliman. Mga Kristiyanong hindi nagko-compromise. Mga Kristiyanong hindi namumuhay sa kasalanan. Kundi mga Kristiyanong nasa kaliwanagan. Mga Kristiyanong nasa katotohanan. Mga Kristiyanong nagpapatotoo. Mga Kristiyano na nagpapahayag ng katotohanan, ng mensahe ng kaligtasan at hindi nahihiya na magbahagi ng mensahe ng pag-asa ng mensahe na nagbibigay ng kaligtasan sa mga tao at hindi nangingimi na magsabi na tularan mo ako. Tularan mo ako. Tularan mo ako. Dahil tinutularan ko si Kristo. Pero ang mga tao na hindi sumusunod sa kaliwanagang ito, sinabi dito, hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ay lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi na sasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang namumuhay sa kadiliman. Ang tawag sa kanila ay sinungaling. Ibig sabihin,
Straightforward ang salita ng Diyos. Ang mensahe ng Panginoon, kapatid, makinig kayo sa naabot ng tinig na ito. Kailanman walang nakakapasok sa kaharian ng Diyos ang lunsod ng liwanag na mga namumuhay sa kadiliman. Naghihiwalay ang kadiliman at ang liwanag. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat nasa liwanag ka at wala ka sa kadiliman. Dahil ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ito ang mensahe ng Panginoon. Can you say amen? Let's all rise up. Hallelujah. Manalangin tayo. Manalangin tayo. Ito'y isang panalangin ng pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Panalangin ng pag-alay ng buhay natin at pagtalikod sa anumang mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At ito rin ang panalangin ng paghingi ng gabay ng biyaya ng Diyos na tayo'y makapamuhay sa liwanag ng Diyos. Kung sinong nais na tanggapin ang biyayang ito at pag-aalay ng buhay natin para sa isang pamumuhay sa liwanag, pakitaas ang inyong mga kamay at ako'y mananalangin. Tayo'y mananalangin. Panginoong Jesus, itinitaas namin ang aming mga kamay bilang pag-alay ng aming mga buhay sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa mga kadiliman at karumihan na nasa aming mga buhay, sa kaibuturan ng aming mga puso, mga maruruming mga bagay na hindi nakikita ng tao, ngunit hindi na itatago sa inyong liwanag. Kitang-kita niyo, Panginoon, ang mga sekretong mga bagay na ito na kinamumuhian niyo sa aming buhay. Linisin niyo po ito. Walisin niyo po ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Alisin niyo po ito, Panginoon. At palitan ng kabanalan, ng kaliwanagan, ng katotohanan, at pagkadalisay, banal na pagkatakot sa inyo, at 100% na pagsunod sa inyo. Inaalay namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon. Muli naming inaalay. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa mga huling mga araw na ito, na kung saan ay madilim ang paligid, madilim ang kapanahunan, pasama ng pasama ang mga tao. Subalit, Lord, ang mga kamay na ito, sa mga kamay na ito ay dadaloy, Panginoon, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Diyos upang kami maglumiwanag. Tinatanggap namin ang biyayang ito mula sa inyo. Salamat sa inyong mensahe, Panginoon. Purihin ka magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. At sa ating pagwawakas, ay awitin po natin ang awit na ito and then we will end up. Thank you.
ating itaas sa ating mga kamay sa aking pagdeklara ng mga blessings, pagpapalang ito. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face continually shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and grant you peace. Tanggapin niyo po ang mga pagpapalang iyan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. So God bless you all. Maraming salamat sa inyong pagdalo. At magkita-kita po tayo muli sa sunod na linggo. And you're free also to join sa ating second service. So God bless you. Thank you.